Ilang araw na lang, pre, puta. Takraan festival na, tol. Bilis ng panahon, puta. Hindi ko alam kung kaba to, ano, excitement, eh. Araw-araw na kami nagpa-practice. Yan, yeah, medyo pause na ako ngayon, kung maririnig nyo. Oo, ano, ngalay na ngalay na yung buong muscle-muscle. Overkill practice. Sana di kami magkamali. Yun lang. Ang hirap yan, men, kapag nagkamali pa tayo doon, no? Parang solido na yung practice natin. Talagang practisado na. Ang problema niyan kapag nandun na. Ngayon, tol, ang gagawin natin ngayon, naantay lang natin si Kong kasi nag-stream siya. Pati si Layo, si Yo, naliligo na. Punta kami sa office ng Rockista. Punta kami doon. Actually, last week. 2 weeks ago, galing na kami ng Esqualagam doon. Pero ngayon, kunin namin yung pass namin, banda. Kailangan din namin ng ticket pass para makapasok kami doon sa venue. Kaya yung mga hindi pa bumibili ng ticket dyan, bili na kayo. Bili na kayo, habol kayo. Oo, rasakan na bukas, tol. Sa'yo to. Galing kami doon last 2 weeks. Sa inyo ba malaman ko anong ginawa namin doon? Ito na, tol. Panoorin nyo doon. Sige, panoorin nyo to. Kamusta mga men? Kami po ang Iswala. Boom! Kami ng Rockista office para may pagkwentuhan lang kami at magre-ready kami para sa tugtog nila. Hindi. Kailangan ng Rockista ng moral support. Okay. Kailangan nila ng advice mula sa matatalinong katulad natin. Kaya minin natin sa kanila yung totoo. Guys, alam niyo ba yung totoo? Kasi yung Rakraan Festival, magpapa-event sila, kulang sila ng budget. Magkano kulang nila, tol? 2 million, tol. So, sasagutin na eskwala yun. Kami na bahala sa 2 million. Basta tumugtog lang kami dun. Yung kapalit nung 2 million, donation na namin yun actually. Ang kapalit lang nung tutugtog kami doon. Yun na yun. Ay, yung makakita ng banda na tutugtog na magbabayad pa. Oo. Saan ko nakakita ganun banda? Kadalasan sa banda, binabayaran yung ticket. Teka, paano ba kayo pupunta sa Rakraan Festival? Rakraan Festival? Nagagamitin yung helicopter ko. Puta ko din eh. Kulang ata yung landing field nila doon eh. Kulang ba? Oo, baka hindi tayo magkasya. Hindi, papagawa na ako bukas ng isa para dalawa. Naka-prepare na yung parking ko doon eh, yung Iron Man suit ko. Doon na ipapark sa gitna ng ano. Tang ina, may nanotech ka na? May nanotech ka na to. Ikaw, Gio? Ako, babiyahe pa ako. Bakit? Nakasakay pa ako ng taxi. Bakit? From Manila Bay kasi naka-submarine ako eh. Wow! Bakit naman ka magta-taxi? Yung pwede nga makasunduin ng helicopter namin. Oo nga, maki-hitch ka na lang. Walang papayagan doon, tatamaan yung aristocrat doon to. Sa mga nagtatanong kung paulit-ulit namin nababasa to sa mga comments, kung kailan tutugtog ang bandang kon, March 2 mga men, day 2. At sa mga gusto magpa-picture, magpa-autograph, hanapin nyo lang yung manager. Madali ako, makikita nyo ako doon, umiikot lang ako, namimigay ng pera, ka mga freebies. Abangan nyo si Mix kasi maninigay ng pera yan. Oo. Once na nakita nyo yan sa sarakrakan, dumugin nyo na. Hingihan nyo na agad ng pera. Tsaka huwag kayong ihingi ng barya. Kasi magagalit to, baka mainis to eh. Hindi mamigay. Kasi gusto niya inihingi sa kanya buo. Tsaka magpaparaffle ako ng chopper. Puta, Brad, ganun ka kayaman! Ano ba rason ba't mamimigay ako ng pera, tol? Ano ba rason? Birthday ko ng March 3, salubungin natin sabay-sabay. Ay, yun pa rin! Yun pa rin, mga spalang ba? Papainumin ko lahat ng naka-VIP, lahat ng naka-gen ad, lahat! Papaliguan ni manager ng beer. No, inano ko na yung mga truck ng bumbero sa buong Metro Manila. Pinulungo na ng beer. So kumbaga, ipa-flash flood na lang natin sa buong fest. Kaya magdala kayo lang kayo doon, nga. Magmumukha hydro festival yung Rakrakan Fest. Magdala kayo ng hydro beer. Magdala kayo ng damit pamalit. Babaha talaga ng beer, literal. Puta, Brad, ganun ka kayaman. Sa mga chicks na gusto lumapit sa amin, allergic kami dyan, kaya huwag kayong lalapit. Sorry, girls. No hard feelings, pero sorry talaga. Ano yan, tol? Alam kong nagigigil na sa atin yung mga chicks eh. Gusto na tayo talagang ano eh. Kala ko ba sa akin kagigil? Alam ko meron. Wala. Sure ka? Hindi mo lang po makikita to.
backing sa Commonwealth. Matras kami sa Commonwealth kasi lumagpas. Nandito dapat kami. Ay! That's gangsta. Hello guys. Welcome to Rakista Radio. Papanood niyo sa Facebook o YouTube yung Rakista Live. Ayun. Ito nga pala si ano pare? Si... Tol. Lixon. Ito yung madalas na nakikita na view ng mga tao eh. Pag-gitara naman. Ayan, na kami ngayon sa office nila. Medyo magulo rito kasi yung mga tao rito. Sobrang rock, pure rock, rockista talaga pare. Walang specified genre, basta rockista. Si Boss Harold niya pala yung ano... Ang kumpadre ko na mayaman din. Panyero na. Panyero. Mayaman lang kami ng konti. Pero sobrang yaman din talaga ito, bro. Ay, official shirt natin sa Rakrakan. Ayan guys ha, nakikita nyo official shirt na labas. Nandiyan na, nandiyan na rin yung... Sa Rakrakan Festival. Yung... Nakikita nyo ba yung pangalan na yan? Day 2, Con. Official Rakrakan Festival shirt 2019 guys. Don't forget to avail ah, on the event mismo. First time na may nagpa-picture sa amin ah. Ako yan. Hello. Ay, batiin niyo yung mga gusto niyong batiin doon. Mga ano, taga WCC, ATC. Yan yeah, ah. Yan. Yeah. You know, Pacquiao kayo. Walang sense of sense dito. Dito lang naman sila nagre-record ng mga artist sa Rakista Radio Live. Ano naman yung mga... Everyday ba yun yung show? Equipment sila. Everyday yun. Mga di nakakaalam ko yung quality ng tugtog nila. Yun tol? Mute ko lang kasi makaka-copyright tayo. Si Master Pete pala mga tol. Hello! Sa Squalag ang mga editors kami. Isa rin siya sa editor. Kung sure. Manonood kayo ng Rakrakan Festival, yung mga makikita nyo sa LED screen. Na pinagpupuyatan niya yun, kaya supportahan natin ang bawat isa. Siyempre support OPM din. Wala tayong kalaban dyan. O siyempre. Salamat boss. Salamat. Yan si Boss Riggs. Siya yung boss dito doon, tapos binibigyan tayo ng gift. Siya pa yung nagdadala rin doon. Ikaw ba sa pag-work mo dito sa Rakista? Naging purista ka? Hindi, nung bago ko mag-work sa Rakista, purist talaga ako eh. Kasi talaga ako nag-agat sa metal eh. Pero hindi naman yung tipong lang baka so ba? Wala naman sa ganun. Hindi naman pumabot sa mga ganun level. Siguro manlalait lang. Sarili mo lang din. Pero ever since mapasok ako rito, namulat ako na yung music is everything. Yan, yan. Totoo yan, totoo. Music is everything eh, bakit madidiss yun yung music pa rin? Men, may tanong lang ako. Ba't kayo ng Rakista pare? So, ano, ang tingin sa'yo ng mga tao pare, kahit I know pare, may influensya ka nila, diba? So, ang tingin ng mga tao, talagang Rakista talaga to, Chris. Tig, besides sa rock music, nakikinig ka ba ng ibang genre? Oo naman. Like, open ako. Nakikinig ako ng J-Rock. J-Rock? Oo. J-Rock. Nakikinig ako ng J-Rock. Nakikinig din ako ng jazz, blues, saka yung mga old-time na music like Richie Valens, Elvis Presley, Frank Sinatra. Nakikinig ako talaga. Yung mga old-school, timeless talaga. Ito mga to, yan. Ito, master metal yan. Makikita mo, duga namin sa bandang ko, sobrang rock, pero nakikinig yan ng Twice. Twice pa. K-pop. Master K-pop. Master K-pop. Parang hindi mo maiwasan eh. Kasi, ay, parang kung ikukulong mo yung sarili mo sa isang mundo lang na yun na yung pinapakinggan mo, masyadong maliit. Kasi syempre kailangan ka rin umadap sa ibang kultura eh. Kasi habang tumatagal yung panahon, yung mga kulturang yan, eh natatanggap eventually ng mga tao yan eh. Parang? Ano kasi, parang yung iba kasi
inisip nila, parang kailangan nila maging cool, kaya parang ganito lang yan eh. Nung way back 2006, di ba yung mga emo dinidis nila? Oo. Patag-tumutok yung emo nun eh. Tayo naka-mushroom. Isa ako sa nun eh. Pero tignan mo naman ngayon, ginagawa nila, nagiging nostalgia na siya sa mga... Gusto-gusto nila ibalik. Gusto-gusto nila ibalik, di ba? Mga nakaka-highliners. Kasi Friendster Days yun. Oo, Friendster Days yun. Yung mga profile pic mo, di ba? Yung mga emo. Mga profile pic mo, kala mo nakasabit sa yung... Tale, hawak lang palang ganun. Yung masabi ko sa mga kapwa metal ko dyan, pare. Huwag kayong maging close-minded, pare. Huwag nyo kaming you know, i-bash. Gusto namin kumita, pre. Sensya na, pero gutom din kami min eh. Pero ako naman, hindi naman tayo hipokrito eh. Kailangan natin ng pera. Pero beside dun, art pa din yun. Ito yun eh. May mga tao nag-bash sa K-pop ngayon. Ngayon, sobrang yun yung mga purists, yun yung target nila eh. Kaya yung K-pop na yan, yun. Nagka-issue pa nga si Chito Miranda na pinagtanggol niya yung K-pop. Pero ang totoo sa yun, may mga nakikita akong post kasi na ano, wala naman mga talent yung mga yun, magaganda lang, wapo lang. Pero ang totoo niyan, alam niyo ba ang K-pop, 8 years nag-training yan bago sila maging member. Oo, totoo yun. Ba? May production, may company na nag-a-adopt sa nila, ipapatirayo sila sa isang bahay. Ang gagawin nila araw-araw ay mag-training ng sayaw at kanta bago sila maging part ng group na yun, 8 years. Pero mahirap mag-perform ng dance and sing, no? Sing and dance, ha? Pero ang point of view ko naman sa ganito, hindi naman, before di ba purist ako, pero ang sa akin kasi parang, why not, bakit hindi OPM naman yung musika? Oh, isa din yun. Parang ang era ng 2004. Oh, diba? Bakit hindi naman yung OPM yung makilala sa mundo? Di ba? Bakit hindi magkaroon ng P-Rock? P-Rock. Walang P-Pop. Walang P-Pop, ayun. P-Pop, di ba? Ano rin yan eh, isa rin yan sa nakikita ko na tinry ko magsulat sa akin ng English. Nung pinabi niya sa akin. Nag-try kasi ako magsulat sa akin ng English. So sabi nila, Tagalog muna tayo, men. Naisip ko rin, bakit kaya kung malaki naman yung market ng kong TV, Tagalog yung sulatin nating kanta. Kasi yung K-pop, pinapakinggan natin kahit hindi yan. Hindi naman siya lingwahe natin. Oo. Ang Tagalog, hindi mag-adjust yung mga tao. So ibang level yun, men. Kapag yung P-rock, pinanggilig ng mga Koreano, ng mga Hapon, ng mga Amerikano. Totoo. Parang Narda. Parang sila na yung, parang yung K-pop sa atin. Diba? Addict yung mga millennials ngayon sa K-pop. Karamihan. Paano pag naging addict naman sila sa P-Rock? Sa P-Rock at sa P-Pop. Sa P-Pop. Tsaka respect, against respect eh. So, bakit, sana respetuhin din nila yung mga K-Pop artists tsaka mga J-Rock artists. Para kahit pa paano, ma-appreciate din nila tayo as P-Pop tsaka P-Rock. Isa na rin sa sample sa atin sa mga nanonood ko. Sample na to na pag pumunta ng Rakraan Festival. Kasi lahat support nyo guys. May mga nagbabasha Rakraan. Oo, marami. Ito ah, may post sa Facebook ng Rakista. Sila Just Hush, sila Bigos. Ba't daw nandyan? Sila. Bakit nandyan yung mga yan? Rakista tayo, di ba? Hindi ang Rakraan Festival naman kasi hindi sila purist eh. Hindi sila nagsusupport ng... Not the name itself yun eh. Kailangan may gitara ka kasi Rakista ka eh. Hindi kasi tinawag kasi Rakraan Festival. Huwag ka inang-adapt nila yung word. Tsaka napakalaki mong ipokrito kaya mo sa hip-hop scene. Bakit may mga hip-hop din naman nag-metal? Biscuit! Ano? Rage Against the Machine! Post Malone, dati na metal. Okay, kilala ko si Awi, man. Oo, si Awi. Hindi, especially Post Malone, dati siyang metal. Black metal pa nga eh. Death metal pa natugtog. Di ba yung na-disappoint lang ako sa comments, no? Parang sila Just Cash, sobrang pinapakinggan ko yung mga yun. Oo, kahit ako yun. Ito, J.O. favorite nga. Ito ah, yung pagtawid natin sa iba't ibang genre, nakikinig ako ng, ito ah, sabihin na natin, metal, Bring Me the Horizon. Nakikinig ako niyan, pero hindi ka maniniwala. Nakikinig din ako ng Just Cash. Di ba, parang... Hindi mo naman kailangan ilimita yung tao eh. Ilimita yung sarili mo sa ganun. Rakraan Festival, hindi siya pure na that rockista kaya hindi ka dapat maging hip-hop. Kasi rakraan din naman yung mga music team. Siguro pwede rin bigyan ng distinction yung rakraan itself. Yung parang papainda ka sa kanta. Rakraan means bounce. Oh, bounce. So kahit rap pa yan, napapabounce ka dyan sa Shine. Hindi porket pangalan niya Rakraan. Puro rock na lang. Puro rockista. Kasi yung group stage, andun yung ano eh. Yung mga, yeah, slow dough. Yung slow dough. Oh, BLDR. Benok. Tsaka sana maging,
Oh, Stick Figas. Sila ano. Isa rin yan sa mga rapper na nagtawid sa banda na pinag-collab nila. Tumawid, no? Kandi, kasi ano rin nila yun eh. Roots nila si Francis M. Si Francis M din magsimula ng gano'n sa Pinas. No? Banda na rap. Mag-explore din kasi kayo ng ibang music. Oo, explore. Meron akong hindi eh. Payo din sa mga purists na yan. Pare, uy kayo mga purists kayo ha. Inaway. I-train nyo ang ibang ano, ibang music. Pare, ang pagiging purist kunyari sa rap, isa puso nyo, yung pananamit nyo, pwede rin, cool din kasi nang dating ang cool. Ang cool din eh, pero huwag nyong isa buhay. Kung Diyos porsanto, huwag nyong isa buhay. O tol, sa susunod nating pagkikita, kita-kita tayo sa Rocket Festival ha. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Support Filipino vloggers at lahat ng musikang Pinoy. O paano, hanggang sa muli! Paalam! Yeah! Ito ang tipo ng diskarte na hindi nagpapapigil. Pag ako'y nadarapa, lalo ako nang gigigil. It's time.